Bago tayo magsimula mga kabayan, syempre, trick question naman tayo. Tignan natin kung sinong makakagets ng katanungan. Makinig maigi. Si Mario meron siyang asawa. Tapos yung asawa niya, merong nagkakagusto na doktor. Kaya ang ginagawa ni Mario, binibigyan niya ng mansanas araw-araw ang kanyang asawa. Bakit? Ano ang dahilan? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, titigdan ko sa comment section kung ano ang kasagutan nyo. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Bago mo patayin ang nilalang na yan, gusto ko munang malaman kung bakit niya kinuha ang mga alaga natin. Uwi ka ni Abilino. Tumawa naman ang malakas ang aswang. Kaya idiniin ni Nonoy ang pagkakatutok ng kanyang itak sa leeg nito. Nagsalita ka kung ayaw mong gawing dinaing na bangus yung lalamunan mo. Wika ni Nonoy. Hindi naman ang makakatulong kung sasabihin ko pa pero sige. Hindi lang ikaw ang makakatuklas ng kakayahan ng langis ng mga inkantong baboy ramo. Nagkataon lang nung araw na lumabas sila, ikaw ang nakahuli. Tugon ni Huling. At ayon pa dito, sinadya niyang antayin na maparami ni Abilino ang mga ito. Dahil hindi manganak ang mag-asawang baboy ramo sa pangalaga ng mga aswang. Tama nga ang hinala ko. Pero nagkamali ka nung sinabi mong hindi makakatulong ang mga impormasyon mo. Ayoko nang mabahiran pa ng dugo ng lahi mo ang mga kamay ko. Nonoy Abel, hawakan niyo siyang mabuti. Wika ni Abilino habang dumudukot ng isang sisidlan ng langis sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at pinainom kay Huling. Lason sa mga aswang ang langis kapag iniinom nila ito. Pero may kakayahan itong magtanggal ng sumpa. Pagkakalooban kita ng panibagong buhay, nawa ay gamitin mo ito para maitama ang mali mong nagawa Huling. Wika ni Abilino sabay painom ng langis kay Huling. Kaagad din siyang binitawan ng dalawang binata. Saktong pagtayo niya ay bigla naman siyang namilipit dahil sa sakit ng tiyan. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Nagpapasag na parang isdang inahon sa tubig. Kasunod nito ay walang tigil niyang pagsusuka ng itim na likido. Nanlaki ang mga mata nila Abel at Nonoy nang makita nila ang isang itim na ibong lumabas sa bunganga ni Huling. Gaya nga ng iniisip ko, nayanggaw lang din siya. Ngayon alam ko na kung papaanong magparami ang mga mangingilaw. Kayong dalawa, pakawalan niyo mga bata at painumin ng langis. Huwi ka ni Abilino. Kaagad na sinunod ng dalawang binata ang utos nito. Nung araw na yon ay nalaman niya ang rason kung bakit dinukot ni Crisostomo ang mga bata. Ito ay upang gawing mga aswang at maghasik ng kaguluhan sa bayan. Sa pakikipagsabwatan kay Huling gagamitin nila ito upang pagkakitaan. Ngayon Huling, bumalik ka sa Panginoon mo at sabihing antayin niya ako dahil hindi kami titigil hanggat hindi namin siya napapatay. Uwi ka ni Abilino. Hindi makapaniwala si Abel sa nasaksihan. Dahil wala siyang kaalam-alam na kaya palang magtanggal ng sumpa ang langis ng baboy ramo. Maestro, kakaiba talaga yung langis na gawa mo. Biruin mo isang ganap na aswang yung lintik na yun, pero nagawa mo pa rin ipasuka sa kanya yung sumpa. Napakahusay. Wika ni Abel. Napangiti naman si Abilino at kaagad na tumugon. Ito ang isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit nila kinuha ang mga biik. Maliban sa kakayahang maaari nilang taglayin, alam din ang mga aswang na ito lang ang tanging makakapag-alis ng kanilang kapangyarihan. Pagpapaliwanag ni Abilino, maya-maya pa ay bumalik na din sila Nonoy kasama ang mga kabataang dinukot. Dinala nila ang mga ito sa presinto upang iulat ang mga naganap at hiyatid pa uwi sa kanilang tahanan. Maraming salamat, Manong Abilino. Kung hindi dahil sa tulong nyo, baka natagalan pa bago mahanap ang mga batang to.
Huwi ka ni Martinez. Kaagad na ding nagpaalam sina Abelino. Pagkarating nila sa tahanan ay kaagad na kinausap ni Abelino ang dalawang binata tungkol sa mga dapat gawin. Wala akong ibang maaasahan kung hindi kayong dalawa. Gusto kong maging mapagbatsyag kayo sa paligid. Dahil alam ko na sa oras na makarating sa ibang aswang ang mga naganap, siguradong hahanapin nila tayo at marami na naman ang mapapahamak. Ayoko nang antayin ang pangyayaring iyon. Uwi ka ni Abelino. Inutusan niya ang dalawang maghanap ng mga palatandaan. Hahanapin nila kung saan maaaring naglalagi ang mga aswang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakilos lang pala nila ang binabantayan ng mga kalaban. Habang naglalakad sa kalsada si Abel, nang mapansin niyang tila may nakasunod sa kanya. Ngunit nang lumingon siya ay nakita niyang mag-isa lang siyang naglalakad sa lugar. Hindi niya na lang ito binigyan ng pansin. Inisip ng binatang marahil guni-guni niya lang ito at dahil medyo pagod na siya ng mga sandaling iyon, papalubog na din kasi ang araw. Ngunit hindi pa man nagtatagal, bigla na naman siyang napalingon at sa puntong iyon ay nakita niya ang isang babaeng nakatayo, nakatitig sa kanya ng sama. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan, ngunit sa halip na magsalita ito, bigla na lang siyang sinugod ng matanda. Agad niya itong inilagan at napagtanto niya na ito ay isa sa mga kalaban nila. Walang iya. Ikaw pa talaga yung may lakas ng loob na sumugod sa akin. Huwi ka ng binata habang bumubunot ng kanyang punyal. Ngunit laking gulat niya dahil bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Nagpalingon-lingon si Abel ngunit hindi niya matagpuan ng kalaban. Hanggang sa isang kalmot ang natamo niya mula dito. Medyo malalim ang tama niya kaya pinili niyang lumayo sa lugar. Nagawa niyang makapagtago sa isang puno at dinukot niya ang langis na ibinigay ng matanda. Pinahid niya ito sa kanyang sugat. Napangiti na lang ang binata dahil nakita niyang mabilis na naghilom ang kalmot na natamo niya. Ipinahid niya ang langis sa kanyang mga mata at kaagad niyang nakita ang kinaroroonan ng nilalang. Gusto mong makipaglaro ah? Sige, pagbibigyan kita. Huwi ka ni Abel at laking gulat ng matandang babae nang bigla ding naglaho sa paningin niya si Abel at naramdaman niya lang ang presensya nito nang masaksak siya ng binata sa likuran. Hinawakan niya ito sa buhok at pinainom ang natitirang langis na hawak niya. Pasalamat ka. Binilinan kami na huwag kayong patayin. Dahil ang pinuno niyo ang habol ng maestro ko. Ngayon umalis ka dito, aswang, at sabihin sa pinuno mo na hinahanap siya ni Tandang Abelino. Uwi ka ni Abel at kaagad nang tumakbo ang matanda. Sumusuka pa ito sa daan habang papalayo sa kanya. Ito ang ikalawang mensahe na pinadala nila sa pinuno ng kalaban. Kaagad na ding umuwi si Abel at ipinagbigay alam kay Avelino ang mga nangyari. Nagulat ang matanda dahil hindi niya akalaing sila mismo ang tutugisin ng kanilang hinahanap. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa kanyang tahanan, isang lalaki ang lumapit at nag-abot ng kapirasong papel. Mula yan sa pinuno namin. Sana maging tapat ka sa hamon mo sa kanya. Aantayin ka niya sa lugar na nakasulat dyan sa papel. Huwi ka ng lalaki at kaagad na din itong umalis. Dali-dali namang binuksan ni Abelino ang papel at binasa ang mga nakasulat dito. Alo, ano po yung nakalagay? Huwi ka ni Nonoy. Mukhang lokasyon ito kung saan nais makipagkita ng pinuno nila. Sa wakas, nakarating din ang mensahe natin sa kanila. Tugon ni Abelino. Kaagad nang naganda ang tatlo para puntahan ang address na nasa papel. Paglabas nila ng tahanan, nakita ni Abelinong nakaharang ang barakong baboy ramo sa daan na tila ayaw silang palisin.
Tuwing iiwas sila ng daanan, ay sinusundan sila nito. Kaya kagad itong nilapitan ni Avelino at kinausap. Takala, may lalakarin kaming mahalaga. Pwede bang paraanin mo kami? Sandali lang naman. Wika ng matanda. Ngunit sa halip na umalis sa daanan ay umangil ito at nagbuga ng hangin sa kanyang ilong. Noon niya lang nakita na nagkaganon ang alaga, kaya labis niya itong ipinagtataka. Sa palagay ko may ibinibigay na babala itong si Takal. Maaaring alam niya na mapapanganib tayo. Wika ni Abelino. Kaagad namang tumugon si Nonoy. Pero lo, hindi po natin pwedeng palagpasin ang araw na to. Pagkakataon na natin to para makaharap ang pinuno nila at matapos na yung problema. Wika ni Nonoy. Ngunit habang nag-uusap ang tatlo, bigla na lang may isang matandang lumapit sa kanila. Humingi ito ng tubig na maiinom. Kaagad namang kumuha ng tubig si Abel. Ngunit pagbalik nito ay wala nang malay si Avelino at Nonoy. Kaagad siyang bumunot ng sandata at hinarap ang matanda sa pag-aakalang kalaban nito. Ngunit kaagad din siyang huminahon nang magsimulang magpaliwanag ang matanda. Sandali lamang bata, ibalik mo sa sisidlan niyang itakbo at hindi ako kalaban. Ang pangalan ko ay Hermes. Mabuti na lang at naabutan ko kayo. Halika, tulungan mo kong buhatin itong si Abelino at ang apo niya. Uwi ka ng matanda na nagpakilalang Hermes. Kaagad ding tinanong ni Abel kung ano ang pake niya. Naparito ako para balaan itong si Abelino sa balak niyang gawin. Isang patibong ang pupuntahan niya. Kahit kailan talaga, hindi nag-iisip ang matandang ito. Pagpapaliwanag ni Hermes. Nagtaka naman si Abel kung ano ang kaugnayan nito kay Abelino. Sandali lang po, Mang Hermes. Ano po bang kaugnayan niyo kay Maestro? At paano niyong nalaman na patibong ang pupuntahan namin? Wika ni Abel. Mamaya lang malalaman mo kung sino ako sa oras na magkamalay ang dalawag ito. Sa ngayon, ikuha mo muna ako ng lambanog o hindi kaya kahit tuba, nauuaw na talaga ako eh. Wika nito. Dali-dali namang kumilos si Abel. Pagbalik nito ay nakita niyang nagkamalay na si Nonoy at Abelino. Oh Abel, saan ka naman nagpunta? Nga pala, pinapakilala ko sa iyo si Tatang Hermes. Siya yung ermitanyong nagbigay sa akin kina Takal at Babina. Uwi ka ni Abelino. Nanlaki ang mga mata ni Abel dahil wala naman sa itsura ng matanda ang pagiging ermitanyo. Maayos ang pananamit nito at napakalinis ng muka. Niwala itong tumutubong balbas. Huwag kang magpapalin lang sa nakikita mo, bata. Panging si Abelino lang ang may kakayahang makakita ng totoo kong anyo. Pero huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako kalaban. Lasige, amin na yung lambanog at nang makapagsimula na tayo sa pag-uusap natin. Uwi ka ni Mang Hermes. Tulala pa din si Abel dahil sa mga nalaman. Ilang nakakagulat na revelasyon kasi ang kanyang natuklasan sa loob ng isang araw. Kaagad din siyang naupo sa tabi ni Nonoy, na nooy tatawa-tawa lang habang nakikinig sa mga kwento ni Mang Hermes. Hindi niya namalayang kinakausap na pala siya ng matanda. Nagbalik lang siya sa kanyang ulirat, nang bigla siyang tapikin ni Nonoy. Hoy, tinatanong ka ni Tatang Hermes. Kanina ko pa napapansin na lumilipad yung utak mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Uwi ka ni Nonoy. Kamot-kamot naman ang ulo itong si Abel. Wala naman. Nasobran lang yata ang utak ko sa mga impormasyon. Ang hirap i-proseso eh. Pasensya na po kayo ha. Tatang Hermes, ano po pala uli yung sinabi niyo? Uwi ka ni Abel. Kaagad namang natawa si Mang Hermes sa sinabi ng binata at inulit niya ang kanyang katanungan.
Normal lang yan, bata. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na mga araw, marami ka pang matutuklasan. Ang tanong ko sa iyo kanina, kung taga saan ka at kung paano ka napunta dito sa lugar nila Abelino. Wika ni Mang Hermes. Kaagad ding sinalaysay ng binata ang dahilan. Napatango na lang si Mang Hermes. Nakuha nito ang atensyon ni Abel nang banggitin nito ang tungkol sa kanyang taglay na kakayahan. Hindi biro ang tangan mo, binata. Isang malakas na kapangyarihan ang napasayo. Hindi ko na kailangan sabihin pa kung ano iyon. Ngunit isang bagay ang hindi mo alam tungkol sa gamit mo. Hindi muna natin pag-uusapan sa ngayon. Hala, sige, inom! Wika ni Mang Hermes sabay abot ng baso kay Abel. Kaagad naman itong tinanggap ng binata. Maya-maya lang, isa-isa nang nakatulog sina Nonoy at Abel. Kinuha ng matanda ang pagkakataon para kausapin ng sarilinan si Abelino. Abelino, naparito ako dahil may isang bagay kang kailangan malaman tungkol sa makakalaban mo. Hindi basta-bastang aswang si Andres. Buhay na ang taong yun nung panahon pa ng Kastila. Uwi ka ni Mang Hermes at dagdag pa nito. Ni isang guwit sa mukha ay walang nagbago sa itsura niya. Ang sinasabi niyo, Manong, isang immortal ang kalaban ko. Tanong ni Abelino at umiling ang matanda. Muli itong nagsalita. Hindi immortal, Abelino, kundi kaya niyang patrasin ang kanyang pagkatanda gamit ang dugo ng mga taong nabibiktima niya. Isang totoong kampo ng demonyo si Andres, ang unang mangingilaw. Uwi ka ni Mang Andres. Hindi nalingid sa kaalaman ni Abelino ang tungkol sa unang mangingilaw. Ngunit hindi niya akalaing makakaharap niya ito. Naloko na. Sa tanan ng buhay ko, ni minsan hindi ko pinangarap na makalaban ng isang kagaya niya, Manong. Pero wala na akong ibang maisip na paraan. Kung hindi ako kikilos, eh sino naman ang gagawa? Wika ni Abelino. Ramdam ng ermitanyo ang takot sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit nabuhayan siya ng loob ng sabihin ng matanda na may paraan para talunin si Andres nang hindi nagkakaroon ng matinding labanan. Oo, tama ka, Abelino. Kahit kailan ay hindi mo siya magagawang talunin sa pisikal na labanan. Ngunit nasa harapan mo na ang kasagutan sa problema mo. Wika nito sabay nguso sa natutulog na si Abel. Nagtaka naman si Abelino kung ano ang posibleng kakayahan ng binata na maaaring ipanlaban kay Andres. Ah, teka, Manong. Ano naman ang meron sa batang yan? Oo nga, malakas siya kagaya ng sinabi nyo. Pero hilaw pa siya pagdating sa karanasan. Tugon ni Abelino. Kaagad namang tumawa ng malakas si Mang Hermes at kinutusan ang ulo ni Abelino gamit ang kanyang tungkod. Hindi karanasan ang tinutukoy ko, Abelino, kung hindi ang taglay na dugo ni Abel. Napakabulag mo talaga kahit kailan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napapagana niya ang kakayahan ng langis mo? Ang binatang yan ay may taglay na dugo ng isang purong babaylan. Heto, basahin mo ang mga nakasulat. Uwi ka ni Mang Hermes. Nanlaki ang mga mata ni Abelino sa mga natuklasan. Inakala niya na simpleng antingero lang si Abel. Napailing na lang siya dahil hindi siya makapaniwala na sa tagal nilang pagsasama, hindi man lang niya ito napansin. Agad niyang binasa ang libreta ni Mang Hermes. At dito niya natuklasan na ang dugo ng isang purong babaylan kapag nahaluan ng langis ng baboy ramo, nagiging isang mabisang lason laban sa mga mangingilaw at aswang. Kagaya ng isang dalakitnod na mapapatay lang sa pamamagitan ng palasong ibinabad sa dugo ng babaeng usa. Napagtanto ni Abelino na ito pala ang kanina pang tinutukoy ng matandang ermitanyo tungkol sa nakatagong lakas ni Abel.
makakabuting magpainga muna tayo at bukas natin ipagpatuloy ang usapan nito dahil medyo naihilo na ako eh. Uwi ka ni Mang Hermes. Tumayo na si Abelino upang ilipat ang mga basong pinag-inuman nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawang matanda, gising pala si Abel habang nag-uusap sila at naririnig nito ang lahat ng sinabi ni Mang Hermes. Pagpasok ng dalawang matanda, kaagad na tumayo si Abel. Kinuha niya ang itak at marahang pumasok sa tahanan upang kumuha ng langis sa altar ni Mang Abelino. Dali-dali siyang lumabas at nakita niyang nakaharang si Takal sa daanan. Akmang hahakbang na sana siya nang bigla siyang suwagin ng napakalaking baboy ramo. Napaatras si Abel at nang lumingon siya sa pintuan ng tahanan, nakita niya ang dalawang matanda. Ano sa palagay mo ang gagawin mo, Abel? Susugod ka mag-isa. Lamong hindi kita papayagan sa gusto mong mangyari. Wika ni Abelino. Awa ko na po ang sandata para patayin ang pinuno ng kalaban. Bakit niya po ko kailangan pigilan? Pakiusap, maestro. Payagan niyo po ako alang-alang sa kaligtasan ng nakararami. Tugon ni Abel. Hindi naman nakapagsalita si Abelino. Akmang aalis na sana si Abel nang bigla na lang lumitaw sa harapan niya si Mang Hermes. Isang ihip lang nito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina na naging daylan para bumagsak siya sa lupa. Ni hindi ko man lang nalamang gising pala siya, Manong. Pasesya ka na. Wika ni Abelino. Alam kong gising siya, Abelino. Sinadya kong sabihin ang totoo niyang pagkatao habang nakikinig siya, para din malaman niya at maintindihan niya ang taglay niyang kakayahan. Huwi ka ni Mang Hermes. Alam ni Abelino na magiging matigas ang ulo ni Abel at pipilitin itong makaalis upang gawin ang gusto niya. Kaya naman iginapos siya ni Abelino. Laking gulat nila nang magising sila kinabukasan dahil wala na ito sa pinagtalian. Dali-daling lumabas si Abelino ng tahanan at nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Abel na nagsisibak ng kahoy sa bakuran. Kaagad niya itong tinawag at kinausap. Ipinaliwanag niya kung bakit kailangan siyang itali. Kaagad naman itong naunawaan ng binata. Naiintindihan ko po, maestro. Nadala din po ako ng emosyon ko kagabi kaya nagawa ko po yun. Pero napag-isip-isip ko na kung kikilos ako mag-isa at walang plano, baka magkagulo pa at mas marami pong madamay. Tugon ng binata. Napangiti naman si Abelino dahil unti-unti niyang napapansin ang napakalaking pagbabago sa pagkatao ng kanyang mag-aaral. O siya, sige. Tapusin mo na ang mga yan at nang makapag-almusal na tayo. Nagluto na si Nonoy ng inihaw na dalag at ginataang labong. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento at sana sagutin nyo rin yung katanungan natin doon sa simula ng video. Muli, maraming salamat. Paalam.